si Aladdin at ang kaniyang lampara. Sa nagdaang maraming panahon, ang bata na tinawag na Aladdin na nakatira kasama ang kaniyang biyudang ina sa isang syudad sa China. Ang kaniyang ina ay dating gumagawa ng bulak sa isang gulong. Sa pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, ang kaniyang kita ay kasya lamang na pambili ng tinapay at gatas ng kambing para lang sila mabuhay. Ang bata ay naglalaro sa kalsada sa buong maghapon at wala man lang nagturo sa kanya papaano kumita o papaano man lang isulat ng tama ang kaniyang pangalan. Palagi siyang gutom at madumi at ang kaniyang mga kaibigan ay mga pulubi at magnanakaw. Lagi siyang umaasa na isang araw ay darating ng isang salamangkero at gagawin siyang pinakamayaman at pinakagwapo sa buong kapuluan. Nang maging 15 anyos na si Aladdin, isang araw, lumabas siya sa kanilang bahay nang may isang estranghero na naglalakad at huminto at tumingin sa kanya. Isa siyang masamang salamangkero galing Afrika na nagmamatyag kay Aladdin sa mahabang panahon. Kailangan niya ng isang bata para tumulong sa kaniyang plano. Isang bata na walang maghahanap kung sakali siya ay mawawala. Ha 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 ha! Di ba anak ka ni Mustafa? Opo, Ginoo. Ako po. Pero matagal lang patay ang aking ama. Isa siyang pobreng mananahi at nang siya'y namatay ay mas lalo kaming namulubi. Anak ko, suhin mo ako. Lagi akong naglalakbay sa ibang bansa at sa mga nakaraang maraming panahon. Pero ngayon bumalik ako para tingnan ka at ang iyong ina. Hindi na kayo magugutom muli. Inilagay niya ang ilang pirasong ginto sa kamay ng bata at sinabi na bumili ng alak at pagkain para ipagdiwang ang kaniyang pagbabalik. Ang salamangkero ay sumumpa sa ina ni Aladdin na gagawa nito ng sariling tindahan. Binilhan niya si Aladdin ng magagarang mga damit at inimbitahan ito para sumama at tignan ang lugar sa syudad kasama niya. Binisita nila ang tindahan ng mga mayayamang negosyante at napahanga sa magarang palasyo ng sultan. Sa huli, sa kahabaan ng araw, at sila'y pagod at naiinitan na sa pamamasyal, dinala si Aladdin ng salamangkero sa isang malamig na hardin na puno ng mga bulaklak. Dinala ng salamangkero si Aladdin sa taas ng malaking bato at sinabi sa kanya na mangolekta ng maraming kahoy para makagawa sila ng apoy. At gumawa siya ng apoy sa pamamagitan ng mga kahoy at nilagyan ng konting langis ang apoy. At biglang lumaki ang usok at umikot na parang isang ahas na nakapalibot sa kanila. Ang salamangkero ay biglang nagsabi ng iba't ibang pananalita at biglang may lumabas na singsing na tanso sa bato. Aladdin, ikaw lang ang tao dito sa mundo na pwede magkolekta ng kayamanan na nakatago dyan sa ilalim ng bato. Itaas mo at bumaba ka sa hagdanan na makikita mo sa kuweba. Hahantong ka sa isang hardin na puno ng kayamanan na lampas sa imahinasyon ng tao. Kolektahin mo ang mga magugustuhan mo. At gusto kong dalhin mo sa akin ang lampara na may sindi na makikita mo sa may terasa. Dalhin mo ang singsing na ito, anak ko. Ilagay mo sa iyong daliri at iiwas ka sa kapahamakan. Itinaas ni Aladdin ang bato na may tansong singsing at bumaba sa kuweba. Nakita ng bata ang mga kahoy na puno ng perlas, emeralds at rubies, na sobrang perpekto kumpara sa ibang bagay sa mundo. Hindi pa siya nakakita ng mga hiyas noon at akala niya na ito ay mga kinukulayang mga salamin lamang. Pero napakaganda nila kaya pinulot niya ito hanggang sa kaniyang makakaya at nakita niya ang lampara at dahan-dahan niya itong inilagay sa kaniyang damit bago dali-daling bumalik sa pasukan ng kuweba kung saan ang salamangkero ay naghihintay. Aladdin, ibigay mo muna sa akin ang lampara at tutulungan kitang makalabas. Hindi! Ibibigay ko lang ito sa iyo kung makalabas na ako. Tulungan mo muna akong makaakyat. Nagtalo sila sa mahabang panahon. Hanggang sa lumabas na ang galit na salamangkero, itinapon ang bato sa ibabaw ng pasukan at biglang nawala. Nagulat si Aladdin na hindi niya nagawang matakot. Ngayon, nakakulong sa ilalim ng lupa na madilim. Natakot siya at idinaop ang kanyang kamay at nagdasal. Sa gayon, aksidente niyang nahagod ang sinsing na ibinigay sa kanya ng salamangkero. Agad may isang malaking genie ang lumitaw sa kanyang harapan. Sobra nitong laki na parang mapuno ang buong kuweba. Ha ha ha!
ha. Ako ang alipin ng singsing. Ano ang aking gagawin para sa iyo, kamahalan? Gusto ko nang umuwi. At bigla nakita niya ang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang ina. Mahigpit silang nagyakapan at umiyak sa kasiyahan. Habang kinikwento ni Aladdin ang kanyang mga karanasan, saka pa niya naramdaman na gutom na pala siya. Humingi siya ng konting pagkain. Ang kanyang ina ay biglang umiyak na naman. Kasi walang-wala siya sa bahay at walang perang pambili ng kahit ano. Mama, pwede nating ibenta ang lampara na nakita ko sa kuweba. At ang kanyang ina ay kumuha ng tubig at mga buhangin para punasan ito. Hindi pa siya masyadong nakapagkiskis, ibang genie na naman ay lumabas, mas malaki at mas malupit kaysa alipin ng singsing. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ano ang iyong utos, kamahalan? Pakiusap, mga pagkain. Ang genie ay bigla na namang lumabas dala ang mga pilak na plato na punong-puno ng karne at prutas at tansong baso na puno ng alak. Bigla siyang nawala habang si Aladdin ay inaalagaan ang kanyang ina na nahimatay nang unang makita ang genie. Ang pagkain at alak ay naubos nila sa loob ng 2 araw at dinala ni Aladdin ang mga plato sa palengke at ibinenta para magkaroon ng maraming pera at magkaroon ng maraming pagkain sa loob ng 1 taon. Sa loob ng maraming taon, sila ay namumuhay at maingat sa paggastos ng pera at ginagamit lamang ang genie sa lampara sa panahong sila ay talagang nangangailangan. Si Aladdin ay lumaki na isang matipunong batang lalaki at ginamit niya ang kanyang oras para matuto kung paano maging negosyante sa siyudad. Isang araw ay nakita niya ang babaeng anak ng sultan na pinapasan ng mga alipin sa makitid na daan. Napakaganda niya na biglang nahulog ang kanyang loob at gusto niya itong maging asawa. Inilabas niya ang mga hiyas na napulot niya sa mga punong kahoy sa mahiwagang hardin na ang halaga ay hindi niya alam. Sinabi niya sa kanyang ina na dalhin ito sa sultan at hingin ang kanyang babaeng anak para pakasalan. Nang makita ng sultan ang sobrang gandang mga hiyas, ang kanyang pagkagusto sa di pa kilalang manliligaw ay napakalaki. Sabihin mo sa iyong anak na dalhan ako ng 40 beses ang dami ng gito at hiyas na dinala mo ngayon. At ibibigay ko sa kanya ang kamay ng babae kong anak para pakasalan. Sa sobrang saya, ang babae ay nagmadaling umuwi para sabihin sa anak ang magandang balita galing sa palasyo. Inutusan ni Aladdin ang genie na dalhin sa kanya ang mga regalo. At sa isang iglap, lumabas ang 40 maitim na alipin at 40 maputing alipin. Isa-isa sa kanila ay may dalang palanggana na puno ng ginto na may perlas, brilliantes, rubies at emeralds. Para kay Aladdin ay isang robe na kahanga-hanga na hindi pa kailangan man naging damit ng hari. At isang napakarilag na kabayo na ang gamit ay puno ng mga hiyas na sa kaniyang pagsakay papuntang palasyo. Ang kaniyang mga alipin ay namimigay ng mga ginto sa mga taong sumisigaw sa napakagwapo at mapagbigay na batang prinsipe hanggang sa ang boses nila ay napaos. Ang sultan ay sobrang bilib sa kaluwalhatian ni Aladdin kaya ipinatawag niya ang mga huwes sa syudad at iniutos niya na gawin agad ang kontrata sa kasal. At umuwi si Aladdin at kiniskis ulit ang lampara. Ha 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 ha! Ano ang iyong utos, kamahalan? Iniutos ko sa iyo, gawan mo ako ng palasyo ngayong gabi katapat ng sa sultan. Ito ay karapat-dapat para tanggapin ng aking asawa. Umalis ka na at bumalik lang kung kumpleto na ang lahat ayon sa aking utos. Kinabukasan, namangha ang sultan na makita ang bagong palasyo katapat sa kanya. Mas mayaman at mas maganda sa lahat ng nakita niya noon. Ang kasal ay isinagawa agad. Maraming taon ang lumipas at si Aladdin at ang kaniyang prinsesa ay namuhay ng masaya. Saglit isang araw, habang si Aladdin ay nangangaso kasama ang kaniyang mga tauhan, ang salamangkerong Afrikano ay bumalik. Narinig niya ang kayamanan ni Aladdin at alam niya na nanggaling lang ito sa mahika ng lampara. Determinadong makuha ang lampara para sa sarili, nagkublis siya bilang isang tindero at nagpalakad-lakad sa daan sa ilalim ng bintana ng prinsesa. Dala ang tray ng mga kumikinang na tansong lampara. Bagong lampara para sa lahat! Bagong lampara para sa lahat! Sigaw niya.
At sa lahat ng mga alipin sa palasyo na nagdala sa kanya ng mga sirang lumang lampara, binigyan niya ng mga bago at kumikinang na lampara. Narinig siya ng prinsesa at naalala niya ang lumang lampara na tinatago ni Aladdin sa kanyang kwarto. Inutusan niya ang kanyang alipin para papalitan ito ng bago, na hindi niya alam ang mahikang kapangyarihan nito. Hanggang sa huli na ang lahat at ang salamangkero ay inutusan ang genie na ilayo ang prinsesa kasama ang buong kaharian at ang mga naninirahan patungo sa kanyang lugar sa Africa. Sa kanyang pagbalik kinagabihan, nandismaya si Aladdin na makita niya na ang prinsesa at ang palasyo ay nawala. Pinadakip siya agad ng sultan at dinala sa harap ng berdugo. Sa kawalan ng pag-asa, dinidiin ni Aladdin ang kanyang mga kamay para sabihin ang kanyang huling habilin at dasal, pero nakalimutan niya na suot pa rin niya ang mahiwagang singsing. At nang aksidente niya itong nakiskis, ay biglang lumabas ang genie. Ano ang gusto mo, kamahalan? Dalhin mo ako kung saan itinago ang aking prinsesa. Hindi pa niya masyadong naiutos at nailabas sa kanyang bibig na makita niya ang sarili sa Africa kaharap ulit ang kanyang mahal. Sinabi ng prinsesa kay Aladdin ang lahat ng nangyari at kung papaano ipinilit ng salamangkero na makuha ang kanyang pag-ibig. Binigyan siya ni Aladdin ng matinding lason at sinabi na ilagay ito sa baso ng salamangkero kung ito ay bibisita sa kanya. At siya ay nagtago sa malapit lang. Habang papalaki ang buwan sa gabing iyon, ang salamangkero ay pumunta sa kulungan ng prinsesa. Sa halip na salubungin niya ito ng luha gaya ng dati, pinapapasok siya ng prinsesa sa loob. Kinawayan niya ito nang lumapit sa kanya at binigyan niya ito ng isang baso ng alak. Ang salamangkero ay sabik na tinanggap ito, ininom hanggang sa huling patak at bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Lumabas si Aladdin sa kanyang pinagtataguan at inalis ang lampara sa kanyang katawan. Sa sandaling kiniskis niya ito, ang genie ng lampara ay lumabas at sa tulong niya, ang palasyo at ang lahat na nasa loob nito ay ibinalik muli sa kanilang tahanan. Dinala agad ni Aladdin ang prinsesa sa kanyang ama at silang tatlo ay nagyakapan na may mga luha ng kaligayahan at sila ay namuhay ng maligaya ng walang hanggan.